Oh. Diam dong. Ya. Diam dong. Ayo lo. Yan. Kasi yung mas magandang live. Ha? Kasi yung mas magandang live. Ito, bibigyan ko kayo live. Ano kasi yung pag-usapan natin tungkol sa center spring o clutch spring? Center spring na lang muna tayo, ha? Para matuto kayo, ha? Ito, bibigyan ko kayo idea. Yon. Yon, no? Yan. Patras. Yon, no? Hop. Right. Yon, no? Yan. Ngayon. Bago niya upo na mataas. Bibigyan ko lang length dito mga putang ina ko. Okay, yung mataas-taas. Yan. Isa pa. Isa pa, Bin. Yan. Yung mataas-taas. Yan. Sa'yo na. Yan. Ah. Good. Kevin, lumayo ka muna sa sapa ko. Ah. Online class to. Pa-watchout po kay Mr. Ngausi. Si Mr. Ngausi ng ano, ng Bulacan. Si Mr. Norman Valenzuela. Suki po siya ng singaw. Ayan, para walang bias. Sandali, ha? Pamit ka rin. Teka lang, ha? Anong tawag doon? Porno. Porno. Yan. Yan, para walang bias. Yan. No bias. Okay. Kasi, marami pong mga mahusay dito at tanga. Kagaya na itong nasa tabi ko. Ang pangalan po... Hindi ka naman kausap. Ikaw ba kausap? Si Jelly, tinuturo kasi. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Pinag-aaral kasi kayo ng magulang nyo, puro kayo cutting. Ikaw, pinag-aaral ka na nanay mo, puro ka cutting. Ngayon, marami na naman mahusay sa Facebook. Ako, hindi po ako mahusay. Basta ako, doon lang po ako sa totoo. Diba? Pa-shoutout daw po. Ayan, isa-isay natin. Ngayon kasi maraming sobrang husay dito. Hi po from Jeddah, KSA, Neil Cero. Noy, kailan uwi mo? Antay mo pag nabuhay mga two-stroke, busy pa. So, meron tayong iba't ibang klaseng center spring dito na magkakaiba ng brand. Merong sikat, merong sobrang sikat, merong feeling sikat, mga ganun. Sobrang bilib sa sarili na actually, ang totoo naman yan, wala lahat silang factory ng spring. Lahat po ng mga nagtitinda ng spring sa Pilipinas, huwag po kayo tatanga-tanga. Wala pong factory yan. Lahat po yan nagpapagawa lang ng spring sa factory ng spring sa Taiwan. Lahat po yan rebranded. Iisa lang po ang factory. Pinapak lang po isa-isa. Ngayon, kung malakas po ang loob nyo, tanungin nyo po rin sa sikat na sinasabi nyo yung factory, pa-picture naman po ng sarili nyong factory para wag po kayo tatanga-tanga. Okay? Kasi, basihan nyo kasi yung mga sikat na pangalan, yung may mga pangalan na sikat. Hindi ko nababanggit, baka ma-cybercrime na naman ako nito. Ngayon, pangalan ko Tulpo. Ako'y Tulpo sa motor. Yan. Okay. Ngayon po, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Meron dyan, pupunta sa amin. Sir, pabili po ng ganitong brand. Actually, yung brand na sinasabi nyo po, wala rin namang factory yan sa Taiwan. Alam nyo, bilib na po ako sa taong naniniwala doon sa mga tangang yun. Kapag, halimbawa, sinabi nila may factory sila sa Taiwan, sariling ang bahay dito, wala sila eh. Para magkaroon ka na isang factory sa Taiwan, isa kang multi-billionaire. Diba? So, kailangan may sarili kang, kailangan billionaire ka para maging factory ka sa Taiwan. Ngayon, meron tayong tinatawag na rebranding. So, ang basehan po dyan, kapag nakasulat na yung pangalan mo dyan, may factory ka na. Mali po yun. Ako po, hindi po ako nagsasabi na may factory ako. May ibang tao, walang factory. Ako po kasi alam ko na po lahat yan. Ilang taon na po ako sa pagmumotor. Kung mas mahusay po kayo sa akin, sana mas marami kayong trophy kaysa sa akin. Mas marami po kayong winning rate.
Hindi ko naman sinasabing magaling ako. Iba yung magaling, mahusay sa competitive. Ako, tanggap ko naman na matalo ko. Pero every time na matatalo ko kayo, mananalo kayo sa akin, eh ang laki ng partida ko sa inyo. Kasi syempre 80 kilos versus sa normal na ano na weight ng isang rider. O sige, ngayon, babalik tayo sa mga center spring. Vlogger na dating ko nito eh. Mayroon ko ba YouTube channel? Oh, YouTube channel eh. Kayo ba, pag nagkaroon ako ng YouTube channel, magsisinood ba kayo lahat? Oh, yan ha. Oh, ngayon, ganito. Kasi ganito, marami sa atin nagsasabi, bakit nilalagyan natin ng 1.5 yung center spring? Bakit nilalagyan ng 2,000 na clutch spring? Bakit nilalagyan ng 1,000? Sir, bakit po yung mekaniko ko po? Nung sinabi ko po na ang nilagay niyo sa motor namin ay 1.5-1.5. Eh sabi po, sobrang tigas daw po ron, sobrang maangil yung motor. Una, ang salitang maangil is RPM. Ang scooter po, hindi tutulin ng walang RPM. Huwag po kayong tanga. At huwag din po kayong bobo. Huwag po kayong magpapaniwala sa mekaniko sa kalye. Dahil yan po ay walang mga napatunayan sa racetrack. Doon po kasi ang basehan natin sa racetrack. Kung ikaw ba'y maraming winning rate, or ikaw isang competitive racer. Okay? Ngayon, paano matutulin ang motor nyo? Tutulin ba yung motor nyo ng walang RPM? Diba? Hindi po tutulin ang motor nyo ng walang RPM. Ang scooter, kailangan niya mula baba hanggang taas, ma-RPM. Bakit? Kasi hindi po siya tutulin. So, yung Raider 150, nakita nyo dati, pag inakargaan yung mga Raider, kailangan pag natanggal ang limiter, kailangan 16,000 RPM, 15,000 RPM. Sa scooter, ganun din po. Kailangan din po ng scooter ang RPM. Diba? Hindi po siya tutulin nang wala pong RPM. So, sir, yung motor namin, wala pong dulo. Ilan na po top speed nyo? Sir, 125, pero wala pong dulo yung motor. So, yung 125 mo, arangkada. Diba? Ang scooter kasi ano lang yan eh. Kahit anong motor, meron tayong tinatawag na low, mid, saka high. Ibig sabihin, arangkada, gitna, dulo. So, hindi nyo pwedeng kunin yung tatlo. Diba? Dalawa lang po ang pwede nyo kunin doon. Kung pwede kayong kunin na arangkada, gitna, low or mid, pwede naman kunin nyo mid o high. Kasi, isang beses lang naman kayo arangkada eh. Okay? Kaya, kung ako tatanin nyo, mas gusto ko, balance eh. Umusad ka lang ng konti, gumitna ka, tumatap ka. Ngayon, pag mga ganun ng takbuhan ng motor mo, competitive na yung motor mo sa racetrack. Okay. Ngayon, lahat na nagbebenta ng spring, lahat po sila ay mali sa sulat. Bakit? Kige, ganito po. Ito po yung stock. O ngayon, kung meron naman kayong mga stock dyan sa bahay nyo, o, di kunin nyo yung stock nyo. Diba? Kunin nyo yung mga stock nyo. Diba? Tapos kumuha kayo ng mga sikat na center spring. Ito, matututo kayo sa akin. Para magkaroon ng sustansya yung utak ng mga tangang mekaniko dyan. O, para matuto kayo, matuto kayong pumiga ng stock na center spring. At kumuha kayo ng sikat na mga spring. Baka po mas malambot pa yung aftermarket or sikat nyo na spring kesa sa stock. Dahil lahat po na nagbebenta ng spring ngayon, kayo po ang pinag-R&D nila. Ibig sabihin, bibili sila ng spring, bibili nyo, tapos talpak. So, hindi na nila may babalik yung pera nila sa Taiwan para i-refund yung mga palpak na spring. Ang gagawin nila ngayon, bibili nyo na. Kakabit nyo sa motor nyo para kahit mali, okay lang. Dahil sikat yung brand. Mali po yan. Matuto po kayong maging, ano tawag doon pare? Anong term doon? Bausig. Tawag ba tawag ba bausig? Masiyasat. Masiyasat. Oh, kumuha kayong center spring nyo na stock. May nakatago sa inyo. Peel nyo. Peel. Oh, tapos kunin nyo yung mga sikat na brand. Oh, eh sa tingin ko, itong dalawa na to, mas matigas pa yung stock. Ito, 765. Wala akong sinasabing brand. O pero, istapa. Ano yung istapa? Bumili kayong center spring na pagkamahal-mahal, eh mas matigas pa yung stock. Diba? Ngayon, maniniwala kayo, ito 1,000, tapos ito 800.
eh, pindutin natin mabuti. Oh. 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 Eto. Dikit, di ba? Oh, dikit. Oh. Ngayon, Kevin. Kukuha tayo ibang tao. Kevin, dito ka sa likuran ko, ha? Kukuha tayo sa Kevin. Oh, Kevin. Pindutin mo to. Bati mo ni nanay mo, Kevin. Bati mo nanay mo, Kevin. Nasa TV ka na. Nay, nasa TV na po ako. Yun. Ano, matigas ba lambot? Lambot. Okay, ito yung stock. Ito ang t-shirt mo, ah. Quality? Matigas. Oh. Siya po. Siya na mismo nagsabi. Mas matigas ba yung stock? Oh, di ba? Ngayon, para maniwala kayo sa akin, puntahan niyo yung karahe niyo, hanapin niyo yung stock niyo, tapos bumili kay Center Spring. Saka niyo pindutin para malaman niyo. Kasi kung babase kayo sa nakasulat dyan, eh, tanga na lang ang bumasa sa label. Hindi lahat na nakasulat sa label tama. Oso, bibigyan ko pa kayo idea na tungkol sa label. Di, pakuha nga Center Spring ng ano, click 125. Pakuha ng click 125. O, tatanggalin muna natin to kasi M3. Okay, ha? Okay. So, para mahusay kayo ulit, bibigyan ko kayo ulit ng idea. Yung Center Spring na nakasulat, GY6125, saka click 125. So, parehas po sila. Diba? Ayan, oh, ayan. Nababasa niyo po ba? Click 125, saka GY6125. So, bubuksan natin. Buksan natin. At si Kuya Kim ang nagsasabi ng matang... Huwag mo tago! Tago mo eh. Kung sabihin, bias tayo, ma-ABS-CBM pa tayo. Okay! Yung NCY-125. Ito, TWH-125. Oh, ano height? Pare sila hindi. Oh, eh label parehas ha, oh. Oh, ayan ang label, oh. Oh. Oh, sige, oh. Kayo na naman ang magaling, ako hindi. Ako nakakaintindi lang, kayo na lang po magaling. Oh. Click 125. Click 125. Pero ang height po nila ay magkaiba. Di ba? Huwag po kayo maniniwala sa tanga sa tangang mekaniko niyong kapitbahay. Dahil wala pa na ipanalong karera yan. Kaya nga hindi nagsipanalo sa karera yan, laging kulelat, eh pinipilit po yung kanila. Hindi po ako mayabang. Tinuturo ko lang po sa inyo para matuto kayo. Para hindi kayo naluloko ng mga sikat na mga impactory. Yun. Ah, naiintindihan nyo, ha? Center Spring pala ng click 125 yan. Oso, ano gusto nyo subukan ulit nating sukat? Ha? Aerox. Aerox, saka NMAX. Okay, tabi tayo, okay. Okay, Aerox na Center Spring. Tapos, NMAX na Center Spring. Pag tinanong mo yung mga sikat na factory, pakisabi po sa kanila, paki po sila. Bakit? Pag bumili kayo yung Center Spring ng Aerox saka NMAX, isang sukat lang daw. Ayan. Isang sukat lang daw ang stock na Center Spring saka ng NMAX at Aerox. Kayo ba maniniwala kayo ron? Nang Center Spring ng Aerox saka NMAX, iisa. Malabo yan. O, eto ha, o. Hindi ko bubuksan yan. Yung kaliwa, Neo Aerox, yung kanan ko, NMAX. Ayan, ha? Ayan. Okay, buksan natin ang, ano to? NMAX. Ito pong NMAX. Okay, yan ang NMAX. Atas pa nga. Yan, yan ang NMAX. Ito po ang Aerox. So, yan, nakita niyo po. Magkaiba po ang Aerox at NMAX na Center Spring. Kaya huwag po tayo tatanga-tanga pag sinabi ng factory na isa lang ang Center Spring. Ampulin ng Aerox, ampulin ng NMAX, magkaiba. Ang torque drive ng Aerox, ang torque drive ng NMAX, magkaiba. Ang Center Spring, hindi po sila same. O, ayan ha, o. Ano yan, Kevin? Aerox. Sikat yan. Sikat na brand yung kabila. NMAX. O, ito, Aerox. O. Ito, galing sa ibang brand to. Sikat to. Aerox daw po ito. Nang sikat na brand. Ha? Ah, hindi ko natabi kung anong tatakto. Kung anong motor ko. Kung anong impactor ito. Oh! Maigse! Talo na naman kayo. Paano ba yan? Oh. Okay. Sabi mo yan, huwag mo papakita yung mga sikat na brand na ganyan. Ikuha mo nga ako ng isang drive pace ng NMAX. Saka isang pulley.
Saka air, pulley ng Aerox, saka pulley ng Enmax. Yan. Yan. Eh, CBT pa lang, hindi na kayo tatama sa akin. Paano kayo mananalo niya? Nak ng puta naman. Pag bumili kayo sa sikat na brand, ang center spin na ibibigay sa inyo, ito. Kasi ito lang meron sila. Wala silang pang Aerox, saka Enmax 2020. Okay? Pa-shoutout po sa taga Dumaguete. Okay, next question. Ang Aerox ba na pulley? Saka pulley ng Enmax, magkaparehas? Hindi po. Bakit? Yung isang kapitbahay namin, taga Pasig. Yung mahaba-baba. Okay. Yung mahaba-baba, ang pangalan po niyan, Don Del Ortega. Ang Aerox daw po, pwede lagyan ng overrange. Wow. Nag-overrange ka, yung torque drive mo is stuck. Tawag po doon is tanga. Okay. Ang Aerox po, at Enmax, hindi nyo makita. Ayan po ang Aerox. Yun. Ang nasa kanan ko po, ito to kanan, Aerox. Itong nasa kaliwa ko po is Enmax. Hindi po sila parehas. Ang Aerox, maliit ang pulley, maigsi ang belt. Ang Enmax, mahaba ang, malaki. Malaki ang diameter, ang belt is mahaba. Okay? Ayan. Hindi po sila parehas. O, ngayon, pag may mga mauhusay pa rin dyan, opo, yung drive phase, same lang. Same lang ang Aerox at Enmax sa drive phase, pero pulley hindi sila. Kaya ang torque drive nila, hindi rin sila parehas. O, ngayon, meron dyan nagtatanong sa Sporty, sir, bakit mas malaki yung pulley? Kaya mas malaki yung drive phase ng Sporty kaysa sa pulley. Eh, design niya po yun. Huwag po natin pakialaman ng engineer ng Yamaha. OEM niya po yun. Dahil ang torque drive naman po ng Sporty ay maliit. Ayan. Okay na. Ano ba yung tanong? Pwede ba kayo magtanong? Pwede kayo magtanong. Sige. Pa-shoutout pro from Zambales. O yan. Bagayan. O, yung mga pwede pa magtanong. O, tabi mo muna to, Sir Kevin. Si Kevin, di pa naliligo yan, ha? O, teka, inom lang akong kape. Medyo hina-high blood ako sa mga spring-spring, eh. Pag tumama na kayo sa akin sa spring, bilip na ako sa inyo. Eh, bibili nyo palang palpak na, eh. O, yan, o. Aerox saka Enmax. O, yan, ha. Ito po ang Enmax. Ito po ang Aerox. Hindi po sila parehas. Hindi rin po sila parehas ng belt. Okay. Ang belt po ng Aerox, 900. Mahaba. Ang Enmax, 700 lang kasi maiksi. Gets niyo po? Yung PCX po, na 150, wag na wag niyo pong ilalagay sa click 125, saka click 150. Bakit? Hindi po sila match ng torque drive. Hindi sila pantay pag sinilip mo ng pulley sa torque drive. Yan. Ano yan? Ayun na naman tayo. Clutch spring na naman. O sige, clutch spring. Yung ano, yung double lift. Kunin mo sa akin. Kunin mo yung double lift. Yan. Yan. Okay. Pagod naman ako sa'yo, Kevin. Eh. Talagang, tabi mo muna to. Enmax. Ano po ba gusto natin pag-usapan? Pilay ka po. Pilay. Ka ang tanong. Ba't po pilay ka? Okay. Tandaan nyo. Ang clutch spring ng motor, dalawang klase lang. Isang mahaba, mahaba, saka isang maigsi. Ang maigsing clutch spring, maigsi, MSI 115, MXI 125, MX Carb 125. Yan, maigsi. Hindi mo pwedeng ilagay sa Sporty. Ngayon, pag bumalik ka sa factory, yung mga sikat na factory, bibigyan ka pang Sporty. Mahaba. So, pag kinabit mo po sa clutch lining mo, nakarelax. Pag kinabit mo yung spring, nakarelax. So, minor pa lang ng motor mo, naka-minor ka pa lang, nakalaylay na yung lining mo sa bell. So, paano ka pa magkakaroon ng power? Nakadikit na yung lining mo sa bell. So, minor pa lang, yung gulong mo umiikot. Bakit umiikot yung gulong mo? Kasi naka-engage na kagad yung lining mo sa bell dahil ang clutch spring mo sobrang haba at sobrang lambot. Ang clutch spring kailangan, hinihila niya yung dalawang lining sarado. Para kahit naka-minor siya, hindi siya didikit sa bell. So, pag nag-gas ka, sakala siya didikit, saka babalik. Walang kinalaman ng matigas na clutch spring sa performance ng motor. Aggressive, oo. Bakit? Pag ginasolinaan mo, bubuka siya. 2,000. O pag sinara mo na throttle, sarado kagad. Mas gusto ko yun. Kesa naman sa malambot.
ang malambot, baka minor ka pala, nakadikit na. So, paano ba siya magkakaroon ng buwelo para magkaroon ng power? Sige nga. Tanong ko nga sa inyo. Basta ang clutch spring, dalawang klase lang. Isang mahaba, isang maigsi. Oh. Yan. Ito, dilaw. Ayan, hindi makikita eh. Ayan. Yung blue, pang sporty, pang entry, pang click, pang N-Max, pang Aerox. Yung dilaw, yung maigsi, pang MXI, MSI 115 sa Kapino FI. Yun. JP Balingit. Ano pa gusto niyo ng tanong? Ano pa gusto niyo tanong? Usapang ARPA naman. Puta, ang dami ko nun. Huwag yun. Iba naman. Oh, ano gusto niyo? Ano pa? Pwede kayo magtanong, gat wala akong ginagawa. Day off ko ngayon eh. Sunday, di ba? Chat, mangulab ng chat. Papunta ako dyan. Iaatid ko na lang yung pyesa ni Raymond Loma. Saka yung busina na order sa akin. Wala nga tayo. Sandali ah. Teka lang ha. Gabi mo muna to. Tatabi namin to. Bigyan nyo kami 2 minutes. Ano tayong clutch spring? Sporty. Ayan. Okay. Tapos, pay in CY. Ayan, ito. CY. Ayan, dilaw na. Ito. Okay. Sabihin, dinutok ko. Okay. O, game. Sporty. Walang iya. Halos 15 years na ang sporty sa Pilipinas. Okay. Wala ba tayong stock na center spin ng sporty? Yan. Alam nyo, guys. Ano nga ba pagpapatihin kapag vlogger? Welcome to my YouTube channel. Hindi yun, meron pa. Hi guys! Hi guys! Rock and roll! Okay, rock and roll! Clutch spring sa NMAX 1.5, nasagot ko na yan, Christian Lu. Play mo na lang mamaya. Okay. Okay. Sporty. Yan. Cute. Maliit. Diba? Pag bumili ka ng mga aftermarket, ako kasi mas gusto ko sa center spring medyo matangkad ng konti. Pero hindi naman sila nagbabind. Diba? Ayan. Hi guys! Diba? Ang spring, mentras matigas, binabangga niya yung clutch lining, binabangga niya yung torque drive. Napipigilan niya yung motor, yung torque drive na bumukas kagad. Kasi kapag ang motor, bumukas kagad. Dudulo kagad yung motor na hindi siya nagbibuild ng power. Kumbaga sa kotse, nagpremera ka, pinasok mo kagad ng kinta. Palpak yun. Sa CVT kasi sa scooter, dapat pag kumambyo ka parang premera, segunda, tercera, fourth, fifth. Kailangan dahan-dahan bumubukas yung torque drive. So, paano kung ang spring mo malambot? Di ba? Pag ginasan mo, bumukas kagad yung torque drive. Ano, power. Di ba? Sa bola, alam mo, sa totoo lang, ang bola, mentras gumagang ang bola, tumataas ang top speed. Ang bola na mabigat, hindi siya makaka-top speed. Bakit? Pag ang bola mabigat, dahan-dahan niya itutulak yun. Oh, paano pag may daan na paakyat? Oh, matatalo nung akyat yung RPM. So, kapag ang bola naman magaang, oh, hanggang top, may bit-bit. Kaya nga kailangan mag-gearing ka eh. Para, pondo mo na pondoan yung power, yung gearing, dadala ka niya hanggang dulo.
Ha? Oy, Densyo MC Park. Oy, tawag mo si Densyo, pupunta ba siya rito? Mag-comment, pupunta ro siya rito. Mag-abon po, sold out po kami. Ayan, kaya bibigyan ko kayo ng idea. O, ayan, o. Ah, Kevin. Sir Kevin, pakitabi nga po ito. Ayan. Ayan. Ano pa po ang gusto niyo itanong? Same lang po ba ang pulley drive phase ng M3? Hindi. Ang torque drive ng M3 at MSI 125, may modelo silang magkaiba. Kuha mo akong pulley sa ka-drive phase ng M3. Pulley drive phase ng Soul GT. Ayan. Ng Soul GT. Ayan ang drive pace ng Soul GT. 2SX 44D. Pero ang kapartner ng 2SX 2PH. 2SX saka 2PH. Ayan ang magkapartner. Ito yung Grabis. Grabis saka M3. Same. Maliit ang diameter ng pulley compare sa M3. So, bilog yung pulley. Kung makikita nyo yung pulley, bilog. Bilog. Kaya nailighten natin. Okay. Yung M3, nakita nyo itsura. Hindi po siya bilog. Pero 2SX. Pero dapat ito ka-partner niya, di ba? Kasi ito 2SX. Mali. Ang 2SX na pulley ng M3, ang ka-partner po niya is 44D ng MXI. Yun. Sila po ang magka-partner. Arnie Pasyato po. Art Cabrera Panot. Pabati daw po. Pakita naman si Kevin. Hindi, pare, pare Nins, hindi mahawakan ni Kevin kasi ano eh. Siya cameraman yun. Lahat ng motor kailangan lagyan ng washer. Bakit? Para hindi naiipit ng belt. Yung pulley sa ka-drive piece. Kasi pag wala kang belt clearance, kasi tawag dyan. Pag wala kang belt clearance, ano mangyari dyan? Yung torque drive mo, nakabuka na. Kumbaga yung belt mo, nahila niya na ng konti. Kumbaga sa kotse, kumambyo ka na. Kaya ang dapat ang pulley, dapat ang belt nandito sa baba. Mas malapit sa bushing. Ang belt na mas malapit sa bushing, mas maganda umarangkada. Okay? Next question. Saan nadagdag ang Honda Click? Ano problem? Ano problem? Hindi ko alam kung ano problem yan. 10W50 Wednesday, meron na po tayo. Naubos po talaga yung stock natin, inubos ng Batangas. Salamat po pala sa mga taga Batangas. Actually, halos lahat na ng lugar sa Batangas puro solid speed tuner nasa Kabulakan. Maraming salamat po sa inyo. Every week po, si Kierga din kumukuha ng 5 bucks po sa akin na langis. Pangkabuhayan showcase po yun. Salamat po. Ano, uwi ka na? Nag-like pa ako, uwi ka na? Alam na nasawa ko. Pati naad pala ako kanina nun. Pasawa mo. Yung joke na, it's a prank. O yan. Tatanong pa po kami ng mga ano, Kuya Mickey, bakit aftermarket ng same laki ng pulley at drive pace? Hindi ko po alam sa kanila. Meron kasi tayong tinatawag, ay, kaya Alcheska, may mga kasi tinatawag tayo ng mga standard na mga factory makers. Yung mga factory makers na mga pulley. May mga ano sila, may mga standard sila. Yung iba, ayan, may nagtanong sa akin, bakit po nauubos ang langis ng M3 at Soul GT? Bakit? Kasi po, ang nilalagay nyo lang is hindi po pang FI. Ang FI machine, FI engine, mainit po siya. Kaya, sinasabi nila, sir, wala naman usok ang motor ko. Walang usok ang motor. Walang tagas, pero nauubos yung langis. Dahil lang nangyayari sa langis, nag-evaporate. Sa sobrang init ng langis, ng makina, yung langis kumukulo. Pag kumukulo yun, nag-evaporate yung langis, nauubos. Kaya natutuyo. Kaya, alam nyo, magtiwala lang kayo sa Pinoy. Ang Pinoy, hindi kayo lulukuhin, kapwa Pinoy, kesa sa ibang negosyante. Try nyo yung langis ko. Hindi, wala mang mawawala sa inyo. Try nyo lang. Pero ako, hindi ko na siya kailangan i-promote eh. Dahil hindi ko naman to kawalan. Kawalan nyo to. Sino ba natutuyan ng langis? Kayo ba o ako? Ako sa akin, okay lang.
Eh, kung mas maganda yung mga sikat na langis nyo, eh, wala problema, try nyo. Pero sa ako, and David, pahay po. Basta sa akin, hindi natutuyo. Proven na yan. O, next question. Sige po, hanggat inabot kami ng ulan. Ang gearing ng Aerox saka NMAX magkaiba. Hindi po sila same. Dahil magkaiba rin sila ng gulong. Ang NMAX na gulong, 12. Ay, 13. Kada yung damit. Hindi, kada jacket mo, ya. Racing, ang gulong ng NMAX is 13. Huwag nyo na pilitin lagyan ng 14. Bakit? Pag ang NMAX, ilagyan nyo ng 14. Sobrang dragging. Hindi kasi siya sukat para sa NMAX. Ang daming disadvantage no, pag nilagyan mo yung Aerox ng ano, ay yung NMAX, nilagyan mo ng 14. Papal ka center stand. Papal ka side stand. Ang gear ratio, ang ratio ng 14, compare sa 13, malaki. O, isa lang, 13 saka 14, malaki puno. Honmeng na nga, puli po ng BitFi, Wednesday po meron. Tiyan, dadalang kita ng bell sa Wednesday, pagpunta ko dyan. Yung nagbabackfire ng motor, na hindi ko kasi mabasa yung pangalan mo, sir, na Sporty. Lahat ng motor na nagbabackfire, tatlo lang ang pinanggagalingan ng backfire. Singaw na barbula, singaw na manifold, o singaw na tambucho. Yun lang. Saka yung mga stock engine nagtambucho, yun, sure ball backfire. Kasi hindi tama ang air-fuel mixture niya. Kaya kung ang motor niyo po, scooter, tapos lalagyan nyo na aftermarket na tambucho, ang air-fuel mixture niya mapupunta sa lean. Mas mainit ang makina niyo po. Oh, question and answer to, Tubong Bangway. Ikaw ha, Marchain ha, babla ka na naman ni Don Robert, inaasan mo na naman si Don Robert. Oh, Leon, hi po kay Leon. Churby Agapon, pa-shoutout po, yung binibili kong NMAX na 25,000. Baka pwede ko nang kunin. Magandang gabi po, pass. Best clutch lining for Aerox. Ako, masasabi ko sa inyo yung clutch lining. Babot mo nga sa akin yan. Ganito lang kasimple yan. Marami nagtitinda ng lining. Sobrang dami nagtitinda ng lining. Puro naman Taiwan lahat yan. Pero hindi lahat sila bilog. Minsan kadalasan oblong. Pero ako, hindi ako susugal doon. Bakit? Pare Christian Soriano, sorry, baka bukas na. Sorry pala eh. Oh, ito gusto ko sa sun. Alam mo bakit? Yung sun na lining, hindi sa sikat. Pero 100%, almost perfect, bilog. Madali siyang palapitin, konting trim lang. Kasi dati nga, nagtitrim pa kami ng lining eh, para lang maging pantay. So ngayon, hindi na kami gaano nagtitrim kasi yung sun, mas madali palapitin. Palapatin. So ang issue lang naman ng sun ngayon, issue yung damper. So, kinausap na namin yung factory ni San. Na nag-promise sila, si Mr. Dante Mejia, na magpo-provide sila ng mga damper. Alam niyo, sa pyesa ng motor, mas masarap bumili ng pyesa ng motor kapag ang factory or seller, distributor, ay madali kausap. Bakit? Marami dyan sikat. Pag nilapit mo yung sirang produkto, sasabihin sa'yo, kasalanan mo pa. Parang ganito. Dati, sikat sa Facebook yun. Sobrang mahal yung shock. Shock sa likod. Parang nasa 25,000 o 18,000. Basta mahal. Hindi ko alam yung brand eh. Huwag mo sabihin yung brand. Basta sikat na shock. Pang sniper. So, ginamit ng customer yung shock. Tapos, after 2 weeks, pumagas yung shock. So, ibinalik niya sa distributor yung shock. Guess what? Hi, Tito Bobby Mencias. Shoutout sa 4K. Oh, shoutout po sa 10,000 viewers natin. Ay, sorry, 4-5 lang pala. Yo, it's a prank. Oh, Street Junior all the way. Oh, nung sinoli niya yung shock dun sa sikat na kumpanya, ang sagot sa kanya, Sir, wala pong warranty yan. Kasi nangkasan niyo po yung shock sa kaginamit niyo. So, dapat ba yung shock hindi natin gagamitin? Alam mo, mas madali makipag-usap sa mga distributor na madali sumagot na, Boss, may problema yung product natin, nasira yung ganito. Sige, kunin mo, palta natin. Diba? Yun ang gusto ko itulak.
Itutulak ko yung madali kausap na supplier. Pero tanda mo, hindi ko itutulak yung kupal. Bakit? Pinaltan ko ng pinaltan sa customer, no, ibinalik ko sa factory, hindi pinaltan sa akin. So, ang ending, ako pa nalugi. So, hindi ko na siya tutulak. So, dun mo ako mapapatunayan na ang tinutulak ko lang is yung madaling kausap. Alam ni Tax yan. Diba, Christian Espinas? Kapag madali kausap ang supplier, alam nila na may problema yung produkto nila. Soli mo, on the spot. Kahit ako, minsan may factory defect yung sun. Sir, wala pang 2 weeks yung sun ko. Parang nasira yata, na oblong. Alam mo, sagot ko. Dali mo rito, papaltang ko. Pagdala niya rito, pilta ko. Pabot nga yung lining. Sample. Ayan, sample. Diba? Yan. Oh. Diba? Nasira. Natanggal yung lining. Natanggal yung dikit. Noong lining. Naubos. Pati yung bell niya na wing bell, nasira. Ano sinabi ko? Boss, sorry po. Punta po kayo rito. Sir, wala pa akong pera pampagawa niyan. Wala po kayong babayaran. Dali niyo yung lining. Dali niyo yung motor. Nakita ko, naubos yung lining na saan. Kasi natanggal yung dikit. Nag-Philippine loop yan eh. Oh, nag-Philippine loop. Sobrang init ng motor. Alam mo sinabi ko? Palta ng bagong lining. Palta ng bagong bell. Ganun lang kasimple. Kasi sa akin yung bell eh. Speed tuner, wing bell, sa akin yun eh. Kaya ko sabihin sa inyo na, sige, palta natin kagad. Diba? Madaling kausap, diba? Tumawag ako sa sun. Sabi ko kay Dante Mea, Dante, yung lining natin, natanggal yung dikit. Sabi niya, Mickey, palta mo kagad. Walang problema sa atin yan. Para hindi tayo makasira sa customer, paltan mo, warantyan mo. Diba? Mas madaling kausap yung ganun. Kesa yung dati, nagtutulak ano mga sikat. Pag sinira, pag nasira, ako pa sisihin. Kaya nga, ultimo yung gulong na binibenta ko dati, puta, bandang uli ako pa nasira. Ako na nga lang nagpasikat, ngayon ako pa kawawa. Puta, lintik, 100 mahigit yung reject, ako nagkabono. Pinamigay ko sa tricycle lahat, putang ina niyan. Oh, kaya... yung sidecar. kaya inubos ko yung gulong ko dati, bakit? Paltan ko rin yung mga sira. O, nung pinaltan ko yung mga sira, nung ibabalik ko na sa kanila yung sira, ayaw naman paltan. So, sino nag-shoulder? Diba? Hindi gaya nito, pare. Ito, totoo to, tapatan. Sa Sun, sa ibang brand, sa WF, sa NCY, di ba? Nakita mo, nasira yung torque drive ng NCY. Anong sabi ko rin sa mayari? Dali mo rito, papalta natin. Hindi mo na kailangan umiyak sa Facebook. Kahit umiyak ka ng umiyak ng dugo niyan sa Facebook, hindi kayang warranty ni Facebook yan. Pumunta ka sa akin, papalta natin ang bago. Walang usapan. Pwera na lang kung wala kami stock. Siyempre, pag wala kami stock, maghintay ka talaga ng kapalit. Diba? O talaga swerte yung tricycle, putangin na ng Taiwan na gulong, may hayop na yun. May inchik na. Taiwan, China, USA, o bahala. Di na ako titinda ng gulong. O yan. O. Ngayon, sa amin, ano gusto mo? Bell. Alam mo, sa amin, ganito lang yun eh. Yung bell ko, gawang Pinoy. Ako mismo may-ari. Diba? Ngayon, ganito. Minsan, magkaroon ng problema yung produkto ko. Kasi akin yan eh. Diba? Akin yan. So, ako mismo, pwede kong sabihin sa inyo na, sige, palta natin. Madali naman ang kausap eh. Diba? Ano pa ba hahanapin mo sa isang kagaya ko na maliit na kumpanya? Maliit na tao lang naman ako eh. Yung mga bell na ginagawa namin, stock, minomodified namin. So, magkaroon ng konting gewang dahil minsan, nare-rev, over-rev, o minsan factory defect. Alam mo, ginagawa namin dyan? Pumunta lang po kayo sa amin. Magreklamo lang po kayo. Magsabi lang po kayo. Hanapin niyo si Kevin Grasa. Iba po si John Grasa. Ha? Meron po kami Kevin Grasa. O, ito. Mapakilala ko sa si Kevin Grasa. Ayan. Ayan. Kulay Grasa po kasi siya. O, yan. O, ngayon, yung mga minor na problem ng mga produkto namin, kayang-kaya ko pong sabihin sa inyo na, o, ito, palta natin. Kasi akin po kasi ito. Diba? Huwag po tayong maniwala sa mga ibang dayuhan. Yan. Yeah? May nagtanong. Anong tanong? Yung lining daw ng Aerox sa NMAX nilagay sa click. Ang lining ng Aerox, NMAX, M3, click, China, GY6, isa lang. Parehas lang po sila. Yan. Yan, sana maintindihan nyo po na ang produkto ko po, eh kami naman po ay tumatanggap minsan din ng pagkakamali. Dahil wala naman din po lahat na perfect. So, subukan nyo nga sa sikat na factory, ibalik nyo yung oblong na bell. Oh, sige nga, try nyo nga. Eh, sa factory nga na sinasabi nyo eh, hindi pa nagagamit yung bell, oblong na eh.
try nyo. Try nyo paikutin. At try nyo rin isole kung wawarantiyan kayo. Didiskartehan pa kayo nun. Kahit na alam na nilang factory defect. Sasabihin sa inyo nun, bayad ka 50% off. Yun. Basta ako, sabi ko lang, happy 4,900 viewers po. Yan. Basta kami, kaya lang po namin warantiyan kung ano lang po yung sariling produkto namin saka kung ano po yung tinutulak ko. Kasi, yung mga tinutulak ko po kasing pyesa, iniisa-isa ko po yan. Na, eto ibebenta ko dahil mahusay. Eto ibebenta ko to dahil okay yung supplier. Eto, bebenta ko to dahil madaling kausap. Mahirap po yung ano, mahirap po yung sikat na bilib sa sarili nila na hindi sila nagkakamali. Ano, with quality, ganon. Pero pagpapalta mo ng pyesa, sira. Naku po! Diyos ko! With quality, pagpapalta. Uy, maingay. Yung gaganon, sasalita ng ganon. Wala po akong sinasabing ganon, ha? Basta ang sinasabi ko lang po, ang gusto ko lang po, sa akin, para sa akin, dahil ako po ay Pilipino, kayo po ay Pilipino, nasa Pilipinas po tayo. Eh, yung mga malilit na bagay na magiging problema ng produkto, ko, eh, dali nyo po sa akin, madali po na, napakadali ko lang kausap, wala pong problema yan. Dahil ako po ay Pilipino, madali rin kayong kausap. Wala sa akin yan. Diba? Nakita nyo naman yung, nasubaybayan nyo naman yung buhay ko, galing ako sa wala, medyo nagkaroon ng konti, eh yung konting, tawag doon? Konting konsiderasyon sa maling produkto na may konting reject, hindi ko mapapalta. Kalokohan nyo. Yung mga nag-iiyak lang sa Facebook na nagpe-fake news, eh, fake news po yun. Dahil kilala po ako ng mga customer ko na, kapag sila pumunta sa akin dito, sira, may problema yung pyesa. Sila po ang tanungin nyo. Kung sinisingil ko pa ba sila pag pinaltan. O, ganyan. Defect. Factory defect. Bakit? May factory bang perfect? Wala namang factory perfect. Ito, defect. Natanggal yung lining. Pero, nag-Philippine loop. Philippine loop. So, kinain niya din yung bell. So, alam mo, sinabi ko sa kanya. Kalasin natin. Ubus ang lining. O, palta mo ng lining. Palta mo ng bell. Pinagbayad ba natin, Kevin? Hindi namin pinagbayad. Alam, sabi ko kay Dante. Dante, natanggal yung hina. Ay, tatanggal yung dikit ng lining. Paltan mo. Tata mo, walang problema dyan. Madali kausap. Diba? Yun lang yung gusto kong i-point doon. Na yung mga tinutulak ko, kapag nagka-problema, Romar po na yago. Yung mga tinutulak ko, eh, madali lapitan yung mga supplier. Pa-shoutout po from Paumbong. Yan. Diba? Ay! Arnel Lorenzana, hindi ko po alam yung sinasabi mong brand. Pa-shoutout po from Ilocos Norte. Tama po, Jordan Soriano. Salamat po. O, ano po? Ano pa gusto niya pa itanong? Hanggat wala akong ginagawa, wala akong problema. Bible. Pag ako nagkaroon ng YouTube channel, subscribe kayo sa akin, ha? Tangina. Happy 10,000 viewers po. It's a prank. 4-5 lang. O, yan, ha? Best gear sa Aerox. Ang Aerox, hindi nyo pwede lagyan ng 1235. Kasi ang stock ng Aerox is 1340. So, para magkaroon ka ng high speed ng isang ipin, 1440. Ang NMAX naman, 1235. So, kung gusto mo siya maging high speed, pwede kang mag 1232, 1235, o 1232. Yan, para maging high speed. Kasi, mentras lumiliit ang counter, nagiging high speed. O, gusto niyo pa ba? Turong ko kayo paano kumuha ng gear ratio. Ay, abuso naman na kayo niyan. 1233 ang available sa market, saka 1232. Saka yung 1234, 1234. Ngayon, ang stock ng NMAX is 1235. Pwede po kayo mag 1234, pwede kayo mag 1233, pwede kayo mag 1232. O, yan. Ganyan po. Pag ako tatanungin nyo kasi sa mga gearings, gear ratio, eh, kompyutado ko na po sa utak ko yan, kung ano po yung tama. Pa-shoutout po kay John Grasa. Sabi ni Doro, oy, Billy, si John Grasa, pinsan talaga ni Doro yan. Si Doro Grasa. Pa-shoutout po from Baguio City, Albert Romero. Malamig po ba dyan? Pa-shoutout po from Ilocos Norte, Jean Terence Reyes. O yan. Pwede po bang i-big curve yung Aerox? Tanong nyo po kay Alambre King.
Si Alambreking po gumagawa ng big curb ng Aerox. So, ayan. Flyball and washer yan. Napag-usapan na po natin kanina yan. Ang flyball, mentras bumababa ang bola, tumataas ang RPM, tumataas ang top speed. Ang washer, pag wala kang washer, wala kang arangkada, wala ka rin dulo. Kasi naiipit yung belt. So, hindi nakaka-power yung motor, hindi nakaka-RPM kasi naiipit ng pulley sa drive pace. Magandang best gilid for sporty. Dali mo na lang sa amin, kami na bahala dyan. Ryan Yulo, meron ba kayong big ball, Honda D? Walang yaka, Brian. Tinatawanan mo pa ako sa Jack Ebo, siya kagabi. Natalo ako, walang yaka. Ano yung verbal mo? Tangina mo, huwag mo nang paalala yun. Hindi ko tinamaan yung Jack Sir Ebo kagabi. Walang niya. Hi po kay Makmak Yaryar from Isabela. Good gear po sa Click 150. Isa lang ang kailangan mong gear sa Click 150. 14. Kasi ang stock nun, 13. So, kailangan mong lagyan ng 14. Nakalimutan ko yung counter nung ano, nung Click. Pero kasi ang pinapalta na namin doon, yung maliit lang. Balta mo ng 14. Pa-shoutout po from US, Kim Rekin Senado. Ayup ah. Big time mga ano ka. Pa-shoutout po from Israel. De joke lang. It's a prank. Pa-shoutout po from Bukidnon. Advance po na niniwala sa mga advance. Eh. Thank you po. Mekaniko kasi ako. Salamat po. Gear ratio ng Click. 13 to 14 talaga. Yun lang talaga. Isa lang ang papalta mo ron. O, ngayon po, meron pa po ba kayong ibang katanungan? Alam mo, pagdating sa timbang ng clutch spring, saka center spring, halos parehas lang yan. Kailangan lang makuha mo yung tamang sukat ng spring. Kasi, minsan bibili ka ng clutch spring, sobrang tigas. Tapos yung center spring, sobrang lambot. Kailangan halos dikit lang sila. Kaya dikit lang. Para pag pumawar yung motor, kakabit yung clutch. Clutch spring. So, pag nag-minor ka na, sasarado ka agad. Yun lang naman trabaho ng clutch spring eh. Ang trabaho ng clutch spring, bukas, kapit. Habang tumutuling ka, nakakapit lang siya. So, kapag matigas ang clutch spring mo, pag nag-soli ka ng throttle, nagbitaw ka ng throttle, sarado ka agad yung clutch lining mo. So, kung malambot yung clutch spring mo, tumatakbo ka pa lang, ang clutch spring mo nakadikit all the way. All the way. Pag binitaw mo yung throttle mo, sasabihin ng clutch spring mo, matagal bago sumara. Hindi siya aggressive. Ang clutch spring na matigas, aggressive. Siyempre, wala naman ng patutulinan yung motor nyo eh. Diba? Stock lang motor nyo eh. Bonus na nga lang yung top speed eh. Yung iba nga, ayaw na ma-RPM na motor, pero gusto mataas ng top speed. Pwede ba mangyari yun? Parang ganito lang yan eh. Sir, yung motor ko, nalagyan ng sa gasolina. Lumakas sa gasolina, heat is power. Ang ibig kong sabihin dyan, lumakas sa gasolina, tumulid. Okay? Parang ganito eh. Yung apoy, paano lalakas ang apoy? Buhusan mo ng gasolina. Zoom! Lalakas ang apoy. Sa motor naman, gusto mong tumulin, pero ayaw mo malakas sa gasolina. Huwag mong gamitin ang motor. Diba? Kano lang yun eh. Gusto mo matulin, ayaw mo na... Gusto mo matulin, tipid sa gas. Huwag ka magmotor. Mag-e-bike ka. Tanga lang po nagsasabi po nun. So, diba? Okay. Meron pa. Okay. Ano pa ba yung mga question nila pagdating sa motor? Yung mga sinasabi nila. Hindi, tapos na tayo dun eh. Yung gusto ba nilang tipid na gasolina? 4-stroke na nga motor na gamit mo. 4-stroke EFI na. Tipid na yun eh. Gusto nyo pa ba tumipid pa ron? Try nyo gumamit ng 2-stroke. Pag nakagamit na kayo ng 2-stroke na motor, saan nyo sabihin, tipid pala yung Mio, tipid pala yung Aerox, tipid pala yung NMAX. Nung araw, 23 lang ang 1 litro ng gasolina. Yung B-type ko, simula Kalokan, hanggang Impanta Quezon, 1.5, one way. Diyos ko. 23 lang po 1 litro nun. Gaano po katakos sa gasolina yun? Malakas talaga 2-stroke, ano ka ba? Oh, ngayon, nasabihin niyo po 4-stroke, malakas sa gasolina. Bobo lang po nagsabi nun. Tanga, inutil. 4-stroke, EFI, tipid na po yan. Wala na pong titipid pa dyan. Meron titipid, huwag mong gamitin. Diba? Para malaman niyo yung sinasabi ko, manghiram kayo ng motor na 2-stroke. Testingin niyo, 1 linggo, gamitin niyo.
Tapos sabihin niya sa may-ari, putang ina, lakas para sa gasolina nito. Eh, yung mga tao kasi ngayon, inabot niyo na lang kasi talaga, sa totoo lang ha. Inabot niyo na lang na motor 4-stroke. Ako, aminado naman ako. Noong 2-stroke, hindi ganun kalakas ang motor ko. Bakit? Hindi ko afford ang pyesa ng 2-stroke. Kayo, ngayon, tatanungin ko kayo, gusto niyo mag 2-stroke? Baka po hindi niyo kayanin ang presyo ng 2-stroke. Bakit? Yung belt nga na 700, nagre-reklamo kayo, mahal eh. Yung belt ng Aerox sa 900, nagre-reklamo kayo, mahal eh. Alam nyo po ba kung magkano yung mga made in Italy na mga belt? Mga modular, overrange, Pulini. Ang halaga po nun, nasa 4,000. Isang belt. Isang buong CVT, Delta Clutch, overrange, nasa 35,000. Panggilid lang po yun. Sa 8,000, nag-iiyak kayo. Diyos ko naman. Ay, naku po. Diba? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung nakaranas kayo ng panahon ng 2-stroke, eh hindi po kayo magsasabi na ang lakas ng gasolina ng M3, N-Max, Aero. Parang tubig yan eh. Tubig. Gusto mo lumakas yan. Diba? Maligo ka. Maligo ka ng maraming tubig. O malakas. Diba? Hinaamoy yung tubig, saka ka maligo. Bad trip ka. Nahilam ka eh. Sa sobrang daming sabon. Diba? Diba? Mag city 100 kayo, tama yan, oh, 56 km per liter. Diba? Gusto nyo racing. Gusto nyo matulin. Ako, yung touring saka racing, wag po kayong tanga. Tuturuan ko kayo, ah. Ito, magandang payo ko sa inyo. Ang touring at racing, parehas lang po yan. Wala akong pinagkaiba yan. Gusto nyo parehas tumulin. Sir, gusto ko touring set. Sir, gusto ko racing set. Parehas lang po yan. Wala pong pinagkaiba yun. O, ano pa po? Sige po. Di bali na makonsumo at amoy 747, matuli naman. Totoo naman. O, Neil Siron. Pakisabi mo nga sa kanila kung magkano isang litro ng 747. A747. Ang isang litro ng A747 nasa 1,000 mahigit. Hindi nyo po magagamit ng 3 buwan yun kapag racing ang motor nyo. Hindi nyo rin po magagamit ng 3 buwan yun. Kasi inahalo po sa gasolina yun. 1 liter is to 20 ml. So, 1 litro ilang ml? Diba? 1,000. Ilang litro lang ng gasolina yung tuti nyo? Diba? Kaya nga na-pace out ang 2-stroke. Ayan. Pa-shoutout po kay Julie Espra. Nakasang ka na? Nakasakay kang barko? Pa-shoutout po from Mark Anthony Blas from Ilocos Norte. Stock is good. Putang ina, di totoo yan. Stock is good. Para sa tao, walang panggastos yan. Lalentik na yan, oh, Alan Julian. Stock is good. Stock up is good. Putang ina, di totoo yan. Di ba? Stock up is good. Stock up is good. Putang ina. Alam nyo, yung racing coil. Yeah, ganda idea. May nagtanong sa akin. Ang racing coil po ba, tutulin ang motor o hindi? Spark plug. Sa stock na motor? Baka po kayang ibigay na performance na ignition coil, 1%. Yung 1%, hindi mo mararamdaman sa motor mo yan. Alam mo, para maramdaman mo na lang, mag-CVT ka na lang. Yan, tikla mo akong kape. Baka mga high blood ako sa mga to eh. Raymond Kibara. 10W50, 10W40, pares okay. Pa-shoutout ko kay Papa June Irish. Yan. Tipid pala yung 20 ml liter gas mo, idol ha. Oo naman. Kay Mark Allen Dealca. Pa-shoutout po. Naku, buta. Ito yung mga nakakatakot sa Sierra. Michael Sahara. Kaya ayoko mag-Aerox eh. Pa-shoutout po. Doon tayo sa totoo. Best belt, palitan ko ng clutch lining. Basta mag-sun kayo na lining. Lalo sa akin yung binili yung sana lining, nagkaroon ng problema. Lapit nyo lang po sa akin yan. Hindi po ako magdadalawang isip palitan sa inyo. Bakit? Ganun po kadali kausap ang may-ari ng sun. Alam mo, yung may-ari ng sun, actually wala siyang Facebook eh. Kasi nakatago. Siyempre, yung mga mayayaman, mga boss, walang Facebook yan. Meron man silang Facebook discreet. Pero nakasubaybay lang yan. Yung may-ari nung sun, alam mo,
sa lahat ng nakausap ko ng mga boss, mga big boss, bosses, boss. Ganito yan. Boss, hindi mo itong lahingin na ito. Sasagot sa'yo nung isang boss, oh putang ina, panic yan, bulok. Walang kwenta yan. Walang breathing. Ngayon, yung boss nung son, si Boss Elton, pakitaan ko ng pyesa yun, boss, yung ganito pyesa po ba, maganda po ba ito, pangit? Sagot niya sa akin, no? Eh, branded naman yan eh. Magandang klase yan. Okay naman ang quality niya. Pero siyempre, hindi lahat ng ano, hindi lahat maganda quality. Kumbaga, okay yan, may dating yan. Pero, hindi niya, hindi mo sa marinig magsabi na putang ina bulok. Kaya yung nagsabi sa akin dati noon, yung boss na sabi niya, bulok! Putang ina, walang kwenta yan. Alam mo nangyari sa tindahan niya ngayon? Sarado na. Sa sobrang galing niya. Diba? Masyatot pro, nasipit, Agusan del Norte, piyesa na sniper ko, tatak MM888. Salamat mo, Sonics DSQ. Dalawa. MXI Speed Tuner, available po, sir. Available po. Pasyatot po, Ricky Kamat. Pasensya na, hindi ko nababasa kasi ang dami nag-PPM eh. Ayun, happy 5,000 viewers. Oh, tumasa viewers natin. Pamain na lang po, pamain. Pamain na lang. Pamain po, pamain. Pasyatot, 5K viewers. Oh, po. Pamain, pamain. Ito po, pamain po, pamain. Oh, yan, oh, yan, yan. Online selling po, yung mga mix nito. Yan, yan, yan. Si Macdil Baloy po, ha? Nagsasabi po ako sa inyo, hindi pa po siya makaka-uwi. Baka hinahanap na nung asawa niya. Mamaya po, mamaya lang nakabiyo na siya na dyan. Si Belay. Belay, mamaya pa daw siya uwi, traffic daw. Pa-shoutout po sa Aerox Club Philippines Cebu. Yan. Yung Iridium, hindi mo nakakatuling yan. Benji Abrio, solid po rin, aggressive, maganda performance. Salamat po. Abrio pampamagasinan. Alambre King is now watching. Pa-shoutout po pang Palawan. Lintik gastos ng 2-stroke, 747 Racing, tuti. Iyak ka na sa gastos. Manifold adapter pa lang, malosi, pang racing car, tuti, red bulb. Oh, naman. Mahalang 2-stroke. Ton pa rin is watching. Ton pa rin. Hindi nyo ako sinama sa biyahe nyo ni Bayaw. Inistapa ako ni Alan Sansing. Sabi, babiyahe daw kami next week. Kanina pala sila bumiyahe. I love. Ano difference ng long and short spring? Dapat, tignan mo yung stock mo. Kung ano stock mo, doon ka magde-base. Kasi kapag ang spring mo, ganyan kalaki, tapos pinalta mo ng ganito kaigsi. So, ang torque drive mo, pag maigsi, ang effect niyan, mabilis bumuka. Ganon kagad. Wala pong ano, walang power. Pa-shoutout po kay Kevin Grasa. Yan. Michael Sahara. Michael Sahara, sanggalan ay po sa inyo, mind daw. Pa-shoutout po sa Club MXI Philippines. Pinapakita pa yung damit, oh. Saan kita ka, Kevin, ha? Gusto, sinugin ko sa... Wow, 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 easy, 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 bawal, bawal yung ganyan, bawal ang mga sensor dyan. Tumaas ang view ko sa YouTube, lakas makahatak. Salamat mo. Oh, 30.5, alam mo ganito, ha? Bibigyan ko pa kayo ng isang idea. Alam niyo yung protractor. Diba? Marami na bibili niya sa National Bookstore, sa Divisoria. Piso lang yan. Okay. Sukatin niyo yung mga puli. Yan. Sukatin niyo lahat ng puli na nabibili sa aftermarket. Ang sinasabi nila ro, nakasulat 13.5. Okay. Gamitan niyo protractor. Saan niyo sabihin, tama pala ako. Yan. Kevin Wanson, mamatay ka na. Kevin, oh. Mamatay ka na daw, sabi nyo, no? Mamatay ka na raw. Susumbong kita sa asawa. Ayun o, nakita o. Ayun o, susumbong ka daw. Susumbong ka raw sa asawa. Ayun o. Sinigyan. Ayun, nakakit na. Nakakit na. Kapapayin ka sa akin. Pa-shoutout po, YM3CP 14th Anniversary, Julius Mora. Shoutout po, John Paolo Castillo. Best bola for 90 kilograms. Anong motor? Send 10K star. Wow! Thank you! Neil Bryan, may 10,000 star tayo. Ayan o, ayan o. O, dati may yan. Nakita mo naman model ko, di ba? O, o, parang deal or no deal lang. O, ayan ha. O, o, Kevin lang ang malakas. O, isa pa, Kevin, isa pa. Pakita mo kay dati may yan. O, ayan ha. O. More 10 star. O, more 10 star po. Pamain na lang po kung sino may gusto. Okay, Kevin. Clutch lining po ng sun.
Mine po kay mine, mine, mine. Wala. Wala. Pass na kayo. How Dewey Indy 125. Alam mo yung How Dewey Indy 125 ay Lindy 125. Same lang po ng ano yun eh. Ng SkyDrive saka ano, Step. Kasi same engine po yun eh. Same engine. Dumiyataan mukha ko, hindi naman. Best Bola CBT Aerox. 10 grams, pwede na. Pag nagpalit po ba ng CD ko sa scooter stock, may chance ba lumakas ang arangkada? Wala. 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 Bakit? Kasi lahat ng koso na CDI may kasamang remote. Yung remote, hindi niya mabibili. Kailangan dali niyo sa amin, kami mag-a-adjust. Libre po ang adjust nun. Nung nasa koso pa ako. Shoutout daw to. Pa-shoutout po sa tropang natapilok sa hagdanan ng motel, ME159. Bakbang Estornillos! Tangina naman. Ano ba yan? Paman, ayun, may nagmamay na sa clutch lining natin. Okay, Bingrasa, pamain daw ng clutch lining. Sporty, dali, dali. Mind daw mind. Jan Patrick Javier. Oh, bigay na lang po ng details. Oh, babigay na lang po ng details po. Yeah, 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 yeah po ha. Oh, yung mga gusto magpa-mind dyan ha. Team NCC Speed Junior Paranaque. Hi po. Sun Clutch IC ng NMAX 1750 po. Yan. Best Bola sa PCX 150. Tatlong stock. 15. Saka tatlong... Ay, di. Tatlong 15. Saka tatlong stock. Bali 17. Tatlong 17. Tatlong 15. Boss Kevin pasigaw daw. Boss Mickey, I love you. Happy birthday, Bobby Harutan. Kala mo, ha? Tarot naman from Batangas user. Salamat po, Drew Karandang. Best combi ng bola, 59. Depende sa set mo, pero try mo na lang muna sa straight 8. 2K ang applicable na, ano, nasa clutch spring. Kung may 2.5 nga, ilalagay ko, eh. Basta 4 valves. Kayang bit-bitin ng 4 valves ng 2-stroke ang, ano, ang 2,000 na, ano. Boss Kevin pasigaw po. Pa-shoutout po kay Manny Abuena. Ay, Manny Abuena. Kinalimutan yung anniversary namin. Jogging. Paano hindi niya makakalimutan ng jogging? Tangan, Manny, araw-araw dyan jogging. Paano sinong... O, oh, yun o. Oh. Oh, Kevin. O, oh, labas yung dalawang lining na saan. Pamain. Ay pala kay Mr. Dante Mea. O, oh, yan. O, oh, labas yun. Ayan. Ayan, ayan. Dati Maya, o, oh, ayan, ha. Pero yung bakit ay mukha yun. Dati Maya, malaki na babayaran mo dito sa endorser ko, ha. Nakakita mo naman yun, ha. Oh, nakakita mo naman, oh, yung mga may order dyan. Salamat po, Seis Romero. Pamain po ng Clutch Chassis 40 for free. Ayayin nyo, magpaparapol po ako. Pag nagbukas po yung shop ko, magpaparapol ako siguro 1 to 100 na lang. Yung gaya nung pinapakita sa Facebook. Yung nagra-rapol, nakakuha ko sa kanila ng idea. Ang ganda po nun. Itatry ko mamigay ng NMAX. NMAX 2020. Saka yung mga pyesa natin. Pag nagbukas na yung bagong site. Buboy! Buboy Osenya, hi po sa Makati. Yan. Yun po ang gagawin natin. Pa-shoutout po sa Beers on Wheels. Pag kailangan nyo ng beer, alak, pulutan, dun po tayo sa Beers on Wheels sa Marikina. Meron din po sila sa Montalban. Boss, bakit andyan si Kevin? Tinanggal na po namin, hindi ko alam ba't bumalik dito yun si Kier. No. Roy, Gaya, anong combination ng pag-ibig? Hayop ka, Roy. Iba ka talaga, Papa Roy. Gaya, brother. Oh, pamain po ng clutch chassis for Aerox. Sana makabol. Jean Pao, pamain daw po ng clutch ng, ano, ng Aerox. Yung G. Marco, panganiban, pamain po ng Sporty. Basta ako, sabi ko naman sa inyo, basta madali kausap ang supplier, doon tayo. Pero kapag ang supplier mahirap kausap, magbenta sila ng produkto nila mag-isa. Ganun po ang pananaw ko ngayon sa buhay. Kahit naman yun lang po eh. Kahit itanong nyo pa kay Norman Gatchalian. Diba Norman Gatchalian? Saka si, hi pala kay Kuya GSD. Si GSD ng ano, ng Marilao. Tama ba Marilao? Ay hindi. Bokawi pala. Ano yan, ano yan? Ba't may nagla-live dyan? Pamain po! Pamain! O, yan, yan. Shoutout sa Gilera Runner. Idol ko talaga yan. Pati nga. Sweet ang mo eh. Si J-Lo. Sweet ka. Pistakap. Boss Mickey, I love you. Tay tayo dyan. Dahilan ng Aerox Duxo. Mickey, ang dahilan ko. Shoutout naman dyan, Boss Mickey. Dalhin ko dyan. Dali mo lang po yung mga motor nyo dito. Tasayon po.
Riuel Agustin from Mindoro. Sa M3 po, dali nyo lang po rito. Pamain daw po ng Sutunio Super Oil. Ayan. Kung meron po kayong katanungan pa, sasagutin ko po sa susunod dyan. Sa ngayon po, papahinga na po kami. Maraming salamat po sa walang sawang namimili. At namili maghapon. Boundary po ako. Salamat po sa inyo. Panotis po, Inigo Tayupay from Mandaluyong. Sorry sa mga hindi ko nababasa ha. Kasi mabilis umangat. So, hindi ko nababasa. Kahit kulitin na lang. Yan. Basta, pangako ko sa inyo, pag nagbukas yung bagong shop ko, every month, mamimigay tayo ron. Kahit raffle na, simple raffle lang, isang NMAX, tapos yung mga CBT, mga bell, mga langis, yun, paparaffle natin. Hanggang sa December na yun, puro NMAX tayo every month. Basta once na mag-open po yung shop sa kabila, yan. Basta tayo, doon lang tayo sa totoo. May parapol ako, 500 load. Shoutout po from Pampanga, Roan Malabunga Lalis. May Kenny. Manyaman Kenny. Yan. Ibig sabihin na manyaman Kenny, masarap ang pagkain. Masarap kaya sila. Pala masarap yung lito kawaling kinain natin. Oh, siyempre manyaman Kenny yun sa may baba, kay Kuya, no? Kay Kuya, Kuya La. Hindi. Inuwi mo yung masarap eh. Yan. Sobra. Jeffrey Cachola. Hayop ka, Jeffrey Cachola. Sir, boss, manager ng Kubanang Bagyo. Copy tayo dyan. Calvin Calderon, yung generator ko, kukunin mo ba? Di-deliver ko na sa'yo. Binabati ko po si Norman Valenzuela. Siya po ang saksing buhay. Siya po ang pinakamatibay na nagagawa ng motor na suki. Suki sa backjam. Kuya Norman, alam mo na yon. Yan. Next naman, ibablog natin yung ano, Bore Wars. Yan. Pag nagbukas na ako ng shop, isa-isa, itetest natin lahat ng block. Kung sino ba yung may perfect block, almost perfect. Sukatin natin yung piston clearance sa wall. Tapos kunin natin yung sentro ng block, kung tagilid ba yung sleeve, ganyan, or sentro. Yan. Lahat yan, pag nagbukas yung shop ko, tuturo ko sa inyo yan. Para makita natin kung sino ang nagsasabi ng totoo ay hindi. Diba? Yan. Shoutout po, baka Banatuan City. Lagi ako dyan, Fuji Tirado. Lagi ako kay Omar. Ay pala kay Tito Jun. Jun Parial. Miss na kita, Tito Jun. Shoutout po siya, ano kaya? Shoutout po from Rosario Batangas, Smith Tumbanga. Kuya Dani. Pa-shoutout pala kay Kuya Dani Agustin. Yan. Salamat sa pagbuo ng aking Ducati 996. Yan. Shoutout from Ormoc, Ludo Arnel. Kuya, baka po Tuesday, okay na yung mga order mo po. Sa ngayon po kasi, ubus pa yung mga bell natin sa Kapuli po. May Charma Black po, Tito Mickey ID. Wow. John Grass, John Guarin. Pa-shoutout po, yan. Pa-shoutout po sa Valenzuela, kay Angelus de Los Angeles. Ang ganda na name mo ah. Okay na. Maraming salamat po. Magpapahinga na po ako. Maraming salamat sa sumusuporta sa akin, sa Puli, sa Bell, sa Super Oil. Ayan. See you. Susunod, magbibideo ulit ako, ha? O, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo ako PM. Pag nakasagot ako, swerte nyo. Sorry po. Masakit ulo ko sa'yo, Kevin, eh. Sige na ha. Salamat po. Thank you sa walang sawang suporta.